Sino talaga kasi yung makakalabang ko? Si Lunasari ay isang diwata mo. Nasa unang panahon ng Leo. Mga panahon na katatatag pa lang ni Raymond Reyna Cassiopeia ng bayan ng mga diwata. Mawalang galang na. Ngunit bakit ayaw tumigil ng iyong anak sa pag-iyak? Paumanhin na po mga Ginoo. Ngunit maaari po bang iwanan niyo na kami ng anak ko? Sandali lang. Patingin ako ng iyong sanggol. At baka may iba siyang suliran. Wala po. May sanggol na isang nilang sa isang pangkaraniwang diwata. Ngunit, kakaiba ang ganda nito. Dahil ang sino mong makakita sa kanyang mukha ay nagiging bato. Umayag ang ina ng bata na kunin na lang ni Reyna Cassiopeia ito para hindi na makapinsala pa hanggang sa paglaki nito. Sinuotan ni Reyna Cassiopeia na maskara yung bata at pinagpasayaan niyang patirahin na lang sa palasyo upang mabantayan niya ito. Doon niya tinuring ito ang natila at tunay niyang anak. Bakit niyo hinahayaang umiyak ang bata? Huwag kayong mag-alala. Wala na kayong dapat ikatakot sa sanggol na ito. Alam kong tinuruan kitang makipaglaban, ngunit nais ko rin ng iyong dibdibin ang aking utos. Hindi laging kasagutan ng karasan o ang pagkitil ng buhay ng iba. Minsan, mas higit na mahalaga ang maintindihan mo at maunawaan ang paniniwala ng ibang nilalang. At sikapin na sila ay makasundo kahit magkaiba kayo ng paniniwalang ito. Isa ito sa mga aral na kailangan matutunan ng sinumang magiging reyna ng Lireo, na ang diwata mapagpatawad ay mas ginagantimpalaan pagdating sa dulo. Ngunit, kahit anong pagmamahal at pangaral ang binigay niya kay Lilasari, lumaki pa rin itong sutin at mapagangan. Tama na, Lilasari. Naniniwala na akong mahusay ka na nga. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng dapat mo ring matutunan. Dahil sa pagpapalaki sa kanya ni Reyna Cassiopeia, wala siyang kinatatakutan. At mabangis siya sa pakikipaglaban. Nang dumating sa parcero, halos mapatay niya lahat ng kawal dito. Pati na rin ang ibang bilanggo. Ah!
magtulong-tulong yung mga kawal dito. Upang mahuli siya at malagay sa Bartolina. Unsan siya nanatili na mahabang-mahabang panahon. Mag-isa. Walang kasama. At yan ang gusto ni Ortan ng kalabanin mo. Ang tanging diwatang kinatatakutan, pati na rin ni Kasibia. Kaya magdasal ka na kay Emre Adhara. Pagdasal mo, namanalo ka sa kanya.